Mga ka-review, kamusta? Ang ating video vlog ngayon ay about sa picture na inilabas ng mag-couple na si Wamos at ang kanyang nakikinig-ibig. Dito sa picture na ito, mga ka-review, ay umakot niya ito ng iba't ibang opinion at komento sa kanilang mga fans at basha. Samahan niyo ako at basahin natin ang iba't ibang komento at opinion ng kanilang mga fans. Komentong ito ay galing kay Jojing Velasco. Huwag nating husgahan, baka naman totoo, walang imposible kung may nakitaan yung girl na kaputihan sa lalaki. Kahit ako kung mabait man si boy, iba ang gwapo nga, lahat na nang kasamaan na sa kanya. Huwag niyong husgahan sa panahon ngayon, ang pag-ibig bulag, lalo na may ibang talent sa pamamaraan sa pagmamahal si boy para main love si girl sa kanya. So yun nga mga ka-review, isang magandang komento na galing kay Jojing Velasco. Pag nabuntis mo yan, totoo yan, ha. Baka nga kahit maghubad sa harapan mo yan, hindi magawa. Itong komento na to ay galing doon sa taong nagngangalan ng check, mga ka-review. Pero para sa akin, hindi niya na dapat sabihin yung mga gintong komento. Dahil unang-una sa lahat, wala naman siyang pakialam sa pribadong buhay ng dalawa. Kumbaga, sabi ng mga ibang tao, mind your own business. At eto naman ay galing kay Oliveros Trinidad Juniel. Practical na ang karamihan ng babae ngayon. Kahit mukhang bangkay, basta mayaman o mapera, doon kumakapit yun ang kapangyarihan ng pera. At ito ay isang komento na negative, mga ka-review. Pero para sa akin, wala na siyang pakialam dun. Dahil ginusto nila yun. Yun lang. Sabi naman ni Casper Liwar, totoo man o hindi, wala pa rin kayong karapatan na magsalita ng hindi maganda sa isang tao. Hindi naman natin kilala sa hindi naman sa lahat ng panahon pera ang dahilan na nabibighani ang isang tao. Isang dahilan din yan ay ang mabuting puso at malinis na hangarin, unless na lang kung naiinggit tayo sa kung anong meron ng isang tao, just saying. So, isang maganda nga mensahe buhat kay Caspie Liwar. Tama naman talaga ang sinabi niya. Hindi na dapat natin panghimasukan ang pribadong buhay ng ibang tao. Itong komento naman ay galing kay John Cedric Saradulia. I really like your country, Philippines, that they are so funny and they are having great sense of humor and hospitable. Wishing to visit there soon. Greetings from Sven Guimaras. So yun nga mga ka-review, hindi ko alam kung foreigner to o Bisayang foreigner na mga ka-review. Pero napakaganda na kanyang mensahe sa dalawang couple na, sa dalawang picture ng couple. So maganda. Ito naman ay galing kay Antonio Sara. Wag puro husga, tandaan natin. Kanya-kanya ang tao ng kapalaran. Nasa kamay natin ang tagumpay, hindi puro tingin at inggit lang. Lahat ng mabuti yan ay pinagpala. So isang magandang mensahe mula kay Antonio Sara, mga ka-review. Tama nga naman, kung ikaw ay inggit, pikit na lang, yun ang tama. At eto naman kay Jane, money and pain. So yun lang ang kanyang mensahe, mga ka-review. Pero medyo malalim ang kanyang mensahe. At ito naman kay Lindy Jadji. Haha, ang toxic nyo. Pakialam nyo sa buhay nila. Pera naman niyang magagastos, hindi nyo pera. Haha, pag-inggit, pikit, just saying. So, isang napakagandang mensahe buhat kay Lindy Jadji. Masakit ang realidad, idol, kaya sumanib ka sa kana sa akin at sumama sa gagawin kong mundo, ang Infinite Sukuyami. Dahil ang mundong ginagalawan mo ngayon ay hindi patas.
Sadyang napakalalim ng mensaheng ito ni Kevin Nueka. Ayos. At eto naman ay galing kay Harley Gayson. Aha, talaga kahit mukhang agnas na bangkay natapos ang ngipin parang grinder at nakilal pa sa pagmablog basta kumita ng pera, ito ang kahit pangit pikit. Sana madaming madami ang anak ninyo, mga 20, para kalat agad ang lahi, ha, China all, ha, ha. Ito naman ang kanyang komento dito sa picture nila, Sir Wamos. Para sa akin, ang masasabi ko dito ay huwag mo nang pakialaman ang pribadong buhay nila. Ngayon ko naiinggit ka, gaya ka, or pikit ka. Ha, ha, ha. Kahit pangit ka, basta may pera, no? Kahit mukha kang unggoy, madaming humahabol ang pera talaga. Isang komento galing kay Roy Tio. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, bro. Hindi lahat ng may pera pinagpapala pagdating sa pag-ibig. Kaya huwag mong sasabihin na dahil sa pera lang. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ang magandang komento na ito ay galing kay Carmel Sakalam. Ang daming basher, inggit lang kayo. Wala kayong ganyan. Kahit maligo pa kayo sa pera, kung ugali nyo kasing pangit nyo, huwag na lang kayo umasa. Tama po ang sinabi ni Carmel Sakalam. Kung pangit ang ugali nyo, wala talagang babaeng tatagal at iibig sa inyo. Base kanila, laki ang may-ari nitong boutique. Kung ako mang gwapa tapos pobre ko kaayo, bahalag mura sa lukot ang naong. Basta busog gwapo man ako pag magkaon. Ito ay galing kay Marlo Abayon, mga ka-review. Ito'y magandang mensahe. Ang sabi niya rito, kung siya daw ay lalaki, hindi ko maintindihan ang gulo. So yun lang ang masasabi ko. Ito ay galing kay Berhel Mabanik. Mabuti pa ito kaysa mga kabit. Yung kabit hindi maipos yung yon, ang masakit sa kanilang dalawa. Hanggang kama lang sila masaya. Ito sa social media pa. So ito ay magandang komento ni Isa Berhel Banik. Banikid. No, mga ka-review, tama nga naman, no? Kapag yung dalawang magkabit ay hindi kayang i-post yung mga ginagawa nila o yung pagmamahala nila sa social media dahil nagtatago nga sila. Samantalang etong dalawa isa lantarang ipinos ang kanilang mga mukha na katunayan ay nagmamahalan sila, mga ka-review. So yun, mga ka-review, nakita natin ang iba't ibang komento, no, ng mga fans and basher dito sa picture nila Wamos at ang kanyang nobya. Ang opinion ko dito sa picture na inilabas nila Wamos at nabas nga ito ng gusto ay para sa akin, sana'y supportahan na lang natin itong sila Wamos at ang kanyang nobya upang tumibay ang kanilang relasyon, mga ka-review. Hindi yung puro tayo husga, puro tayo puna, at puro tayo pambaba sa dalawa. Nakikita naman natin kung gaano sila kasweet sa kanilang mga vlog na sana'y ganun din ang ating pagtingin. Tandaan nyo, hindi lang pera ang umiikot at gumagalaw sa buhay ng tao. May mga babae rin na totoo kong magmahal. Tulad ko, ang napangasawa ko ay mas bata sa akin. Wala akong pera pero grabe naman ang sinusukli sa akin na pagmamahal. Yun. Huwag natin punahin sa panlabas na anyo, kundi tignan natin ang panloob na anyo ng isang tao. Hindi natin masusukat ang bait o ugali ng isang tao kung titignan lang natin ito sa panlabas na anyo. At yun, ang masasabi ko dito sa mga basher na ito. So hanggang dito na lang ang aking video. Sana ikapulutan nyo ito ng aral. Nang sa ganun ay matuto kayo sa buhay. At mga ka-review, kung kayo'y bago sa aking channel na padaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na inalalabas sa aking channel. Peace out!